ay palaman. Titingnan natin kung totoo nga ba na mabalis daw mag-asol. Lang. So, ayan. Makikita nila yung parang commercial na nga ay pag-apak mo habang masapaan mo ay agad matutuyo. Pwede. Guys, welcome back to my vlog. Hi guys, welcome back to my vlog. It's been a while. Hindi ako nag-vlog na. Hindi ako nag-unboxing. So, ngayon guys, mag-unboxing tayo. Mag-unboxing ka lang. Idea. So, gusto mo rin naman yung ganitong item sa Shopee. So, kasi guys, ito. Kaya ako dati ng hair dryer. Hair dryer. Ito na gamit na namin ito sa aming pets. So, ang problema, kaso mo. So, kung minsan, kailangan ko ito. Dahil ito galing pang Saudi, meron siyang tatlong gano'n. So, di ko alam kung anong problema. But I'm sorry, kung yun yung guys. Nasunog! So, bumili ako sa Shopee. Nakita ko na. EPSA. Hindi na EPSA. Ganda ko yung EPSA. Maraming mga ganda na mga reviews. So, tinarin ang binili ko. So, aking pabuksan ng aking mahirap ang box. Ito guys ay nagkakahalaga ng 1,200 plus shipping. So, 1,200 something plus shipping. So, natin ang 1,200. Importante sa akin ito, bilang isang location, ay hindi ko na nagagawa masyado dito. May mga customers din ako. Kaminsan-minsan, bakit para yata ang ano, sira ang box. Sana naman maging okay. Kasi medyo hindi naman siya mura, diba? Napaka-importante ito sa mga location. Punos, magtayo ako ng pago. Pero, actually, dito sa Pilipinas, medyo mahina ang kita ng parlor dahil lalo kung hindi ka nagpipitsuging ka lang, kagaya ng yung mga hindi kilalang parlor, kumbaga mga dyan lang sa tabi-tabi ang mga customer, syempre, actually, dito sa Pilipinas kasi ang parlor, guys, more on rebanding lang. So, hindi ka guys, sa Saudi, ang daming mga klase ng trabaho. Merong sauna, merong waxing, buong katawan i-wax mo, mula ulo, mula ulo, naubos yung buhok, mula mukha, kilay, kilikili, hanggang sa pinakasingit, hanggang sa pinakagitna, aalisin mo yun. So, tapos, manicure, pedicure, facial, massage, yun, sa parlor. Yan ang mga trabaho. Madami ang trabaho sa salon sa Saudi. So, malakas ang kita sa Saudi. Actually guys, meron nga sa akin kumukuha sana 50-50 kami. Mas dahil medyo may pagka ano yung aking amo, hindi niya ako binigyan ng exit. Inoffer niya ako ng magandang sahod, pero ito na guys, ito na, this is it, hold it, saan maganda, ayan, ito ang
i-unbox. Kaya ako nag-unbox, sobrang excited ko, nasisira. Kaya tuloy ko minsan, di mo na maibalik ko, gusto mo na kung may problema. Yun ang problema sa akin eh. Diba? Dapat talaga hindi sinisira ang box. Just in case, ibalik. Pwedeng i-refund, return, yan. So, ito na. Ang ano niya ay... So, jarang! Pinandahan-dahan para hindi masira ang box. Para just in case hindi siya legit, babalik natin. Okay? Ito na guys ang laman. Oh! Ay, meron din pala akong in-order guys. Tining scissor. Ito muna mag-upisa natin. Ito muna mag-upisan ito. Tining scissor. Ito muna tining scissor. Ang mamaya na nga yan. Ay, free! May free siya. Hindi ko naman magagamit. Ewan ko kung para sa inyong free na yan. Parang maliit lang siya. Ang guys, ang gamit namin doon sa Saudi na mga ito hair dryer. Alam nyo kung ilan ang init. 450 ang init. Sobra. Kasi masyadong curly yung mga buhok ng Saudi. Ha? So, talagang kailangan mainit. Pag hindi pa sila nakukontento niyan, pano yung himas ng buhok habang binublower mo. Himas ng himas. Kung minsan nakakainis. Ginagawa namin guys. Pasimple namin tinutuktukan yung ulo. Tinutuktukan namin. So ito, meron siya akong in-order na tining scissor. Yan. Yan. Ito ang in-order ko. Para pakagupit, para hindi siya parang kinagat ng yung layer niya, yung buhok. Hindi siya mukhang kinagat ng, hindi siya mukhang pinalakol ba? Yung parang ganun-ganun. Kailangan natin sa paggupit ito, importante ito, para hindi siya, maganda ang kanyang layer, ng ang pagkakalayer ng buhok. Ayan, nagkakanabulol pa na naman ako. So, ang masama nito, magupit ko yung kanyang wire. So, ito na guys. Ayan. Pero maliit lang siya. Maliit. Pero ano, okay naman. Ay, meron siyang dalawang, ano, nguso. Isang medyo maliit. Ayan. Merong isang malapad. Ayan. Ito. Sana hindi siya nasusunog kasi usually pag medyo hindi legit guys ang ano, nasusunog yan. Nasusunog yan. Kumukupi yan. So, sana hindi siya. Sana durable. Sana legit siya. Ayan. So, akin ang paanda rin. Kailangan natin kumuha ng saksakan. Ang saksakan niya, dalawahan niya. So, ito, kailangan natin itong i-try. Let me try again. Guys, ito maganda dapat pala. Ito kasi kumisan, para hindi kalat-kalat yung mga ano. Hindi nakasabog-sabog ang kanyang wire. Huwag natin itatapon itong mapantali na ito kasi maano ito, magagamit pa. So, ito na. Kinakabahan ako. Pamamaya, ano siya, masunog. Huwag naman sana. Pero ano naman, maganda naman yung kanyang wire, malalaki ito. Malalaki. Ito ay 2,300 watts. 2,300 watts. Malakas din siya. Pero halos kalahati lang siya doon sa ginagamit namin pag nasa, no, sa Saudi. Kuha ko guys namin. Malamig. Pwede
tulog ng basang buhok. Maganda yung dito. So, cool, gusto nang malamig. Yun siyang medium at saka high. Ito yung init. Yung init niya. Ito yung bilis. EPSA. Sana, Eugene ka EPSA. Sana magtagal. Okay, bye guys. Sana magtagal ito. Ito na huwag ito, mga kainis naman. Ito guys, pag ginugupit yung buhok. Wala, hindi naman. Matalas. Matalas siya. So, nakaroon kami ng medical mission. So, ang part ko ay magugupit ng aking unboxing for today. Thinning scissor and blower, hair dryer. Pwede na magpatayo ng ano nito. Kahit magpatayo ako ng, gusto nga mungka tayong barlo eh. Kaso mo, mahabang proseso, malaking gastos. So, that is my passion.